Previously on Bicolanong Lakwacheros Bohol Vlog Part 2. Thank you very much mga palabois and girls dahil nandyan pa rin kayo para tunghayan ang huling bahagi ng ating Bohol Adventure. And while we've come to the last video of our Come Back to Back to Back series, nag-uumapaw pa rin sa excitement at surprises ang episode na ito. Tapos ko na kayong ilibot sa mga mas kilalang parte ng Bohol, kaya this time, we're going on a less touristy yet greatly mystifying escapade. Kagaya ng dalawang naunang vlog, maulan ang biyaheng ito kaya you better get ready to get wet. Tara let's at samahan niyo ako, ang inyong Bicolanong Lakwatsero, sa paglusong sa mga magagandang tanawin sa bayan ng Anda sa probinsya pa rin ng Bohol. Sa kasamaang palad, kahit pahuling tour na namin sa Bohol ay hindi pa rin kami nabiyayaan ng kahit kaunting sinag ng araw. But that's okay. Rain or shine, basta safe bumiyahe, tuloy na tuloy ang paglalaboy. Kaya ang original plan na bumisita sa Virgin at Balikasag Island na uwi sa ibang side trip sa kabilang panig ng probinsya. Isa ulit mega shoutout kay Sir Jamel of Seashine Travel and Tours para sa kanilang flexibility sa mga ganitong ganap. Last day in Panglao, maulan pa din mga kaibigan. Wala na po talaga ang tigil ang ulan. Muntik na namang hindi matuloy ang aming tour today. So, yun, nagkaroon ng orange at ng red rainfall alert ang NDRRM na napakaingay ng alas 5 ng umaga. Yun, pero inusog na lang namin yung oras ng aming tour. So, tutuloy pa rin kami ngayon. At imbis na humiwalay itong dalawang lovebirds na ito, sumama na lang sila sa amin. So pupunta tayo ngayon sa Kandihay at saka sa Anda. Unahin natin yung Kandihay, nandoon ang Kanumantan Falls at Kadapdapan Rice Terraces. So after that, mag Anda White Beach tayo. Travel time from Panglao is approximately 2 hours and 42 minutes. So medyo makababang biyahe ito. So I will be back and give you more updates about the destinations, boy. Una naming pinuntahan ang bayan ng Kandihay para sadyain ang Kanumantan Falls at Kadapdapan Rice Terraces. Ikalawang beses ko na sanang bibisita sa lugar na iyon, pero nasa kalsada pa lang ay binigyan na kami ng premonition na hindi namin masisilayan ang pinagmamalaking tourist attraction sa Kandihay. And just like we predicted, hindi nga kami nakababa dahil kagagaling lang pala sa landslide ng Kanumantad at marami pang debris ang nakaharang sa daan papuntang Kadapdapan Rice Terraces. Pero syempre, hindi tayo pakakabog sa disappointment na yan. Kaya naman dumiretso na lang kami sa aming main destination, ang equally thrilling town of Anda. For our first Anda destination, dinala kami ni Kuya Kelvin sa isa sa mga off-the-beaten-path tourist attractions ng bayan. Okay, nandito tayo ngayon sa Kabugnawan Cave. Para siyang malaking bath cave. Normally daw nag-cave jumping yung mga tao dito. May 50 pesos na entrance dito. And medyo kitang-kita pa natin dito yung aftermath ni Odette, no? Kaya wala rin masyadong tao. Pero I think it's such a missed opportunity kasi sobrang ganda sana. Maligo, kaya lang siyempre takot yung mga kasama ko. So, hindi na lang din muna ako maliligo. Meron namang hagdanan dito na pwedeng babaan. Tapos sabi ni Kuya, parang normally nasa 5 feet daw yung tubig, yung lalim ng tubig. Pero kapag daw high tide, tumakit din yung water. So, hindi man ako nakapag-cave jumping this time, this gives me yet another reason to revisit Bohol in the future. For now, let's get back on the road at silipin naman natin ang Anda White Beach. Pagdating namin doon ay tinatamad pa rin magpakita ang araw. As a matter of fact, sa sobrang sungit ng langit, halos wala kaming ibang matanaw na turista sa beach. Pero dahil palaban ang inyong resident palaboy, tuloy pa rin ang pag-aura sa dagat. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, ang trip na ito ay wet na wet. Okay, dito tayo ngayon sa Anda White Beach. Buti pa ang Bohol, may Anda tayo, wala. Charot. Sobrang nakakapanghinayang kasi maulan, pero kahit maulan, kitang-kita mo na sobrang ganda ng beach. Sobrang pino ng buhangin at saka tinawag siyang White Beach for a reason. So yun, kitang-kita mo yung lawak ng buong dagat dito. Oh yan. So maganda pa rin naman mag-picture-picture kahit maulan. So we'll just make the most out of this trip since yun nga, hindi naman natin talaga hawak yung panahon. So enjoy na lang natin. Ano po? Matapos ang aurahan, onward to our last stop for today's tour. Dahil sa hagupit ng bagyong Odette at sa gloomy weather noong hapong iyon,
hindi na talaga kami nag-expect na mawawaw pa kami sa huling destination namin. But nature had different plans. Kung kailan akala namin ay wala nang pabonus ang aming lakwatsa, binulaga kami ng surpresang hatid ng Convento Cave. Andito tayo ngayon sa daan na dinaanan ni Hansel and Gretel daw, sabi ng kapatid ko. Convento Cave ang tawag sa pupuntahan natin. Bath cave din siya. Mas mababaw yata itong cave na to at mas malinaw yung tubig kumpara dun sa una natin pinuntahan. So, tingnan natin kung makakaligo ako dito. If not, we'll enjoy the view. Okay, nandito na kami sa loob ng Convento Cave. Medyo hesitant pa kami bumaba kanina kasi natatakot kami kasi medyo madilim. Pero pag bumaba ka naman na din at nag-adjust na yung mata mo, maliwanag naman pala siya sa loob. Tapos sobrang linaw ng tubig, promise. Sobrang linaw ng tubig. I don't know, yan. No, kita nyo yung ilalim. As in, kita nyo kung ano yung tinatapakan nyo. Kaya hindi kayo matatakot na lumublob talaga. Tsaka hindi naman sobrang lamig ng tubig. But it's refreshing. So ayan, naglublob na tayo dito. Bababa na rin ang aming mga lovebirds. Nananalo ng premier room for two nights sa Helen Alona. Naway lahat. Medyo i-expect nyo na hindi pa ganun ka-maintained yung lugar kasi nakakatatapos lang ng bagyo. Actually, wala nga ang tour guide ganyan eh. Sinamahan lang kami ni Kuya Kelvin na driver namin assigned by Seashine Travel and Tours. So yun, medyo magtatagal siguro kami dito ng very light bago kami bumalik sa Panglao, which is 3 hours away. So magsisimi muna ako. Maliit man ang kwebang ito kumpara sa hinagdanan at kabugnawan, hindi naman ito nagpahuli sa linaw at presko ng tubig. Sa totoo lang, kung wala lang kaming hinahabol na oras, magbababad pa ako ng mas matagal sa loob ng kumbento. Ayan, so natatapos na namin magbabad sa napakagandang Convento Cave. Ano masasabi natin sa experience na ito? Ay, super, super, duper ganda. Sulit? Sulit na sulit. Oh, nabawi ang sama ng panahon. Kasi sino ba naman mag-aakalang may ganun kaganda kung ganto ang dadaanan mo, diba? Hindi mo talaga i-expect na pagbaba mo dun sa kuweba ay merong ganong work of nature. Ganon. So, yun. Kung hindi lang kami gagabihin pa uwi ng Panglao dahil 3 hours na yung biyahe, hindi pa talaga kami aalis doon. Pero dahil meron tayong time constraints, pinili namin umahon na sa kahirapan kasi nga nasa ANDA tayo. Charot! So ayun, pauwi na kami. Siguro ang gagawin namin ay magdo-drop off lang kami ng aming mga maleta sa Amphitrite. Babalik kami sa Amphitrite dahil doon kami magpapalipas ng gabi before our flight tomorrow. And then dadiretso kami, after Amphitrite, dadiretso kami sa Atavola at doon kami magdi-dinner for our last dinner in Panglao. So yun. Kung tutuusin, questionable decision talaga ang paglipad namin sa Bohol matapos manalasa ang napakalakas na bagyo. Pero alam niyo naman na kapag nangati ang mga paa, kailangan itong kamutin. So we pushed through with our trip with less expectations sa mga lugar na gusto naming bisitahin. We went to Bohol to see its beauty beyond the calamity. At hindi pinagkait ng probinsya ang kagandahang hindi nagawang ikubli ng nagdaang dilubyo. Pero higit sa pisikal na karikta ng Bohol, ang nasilayan namin ay ang hindi matatawarang kagandahang loob ng mga taga roon. Bihira tayong makakita ng inner beauty sa ating mga lakwatsa. At napakaswerte ko na nasaksihan ko ito sa mga Boholano. Sa mga Boholanong kagaya ni na Ate Luisa at Kuya Roy, who extended themselves to cater to us as tourists kahit na nag-aasikaso pa rin sila ng sarili nilang mga buhay. Sa mga Boholanong katulad din na Sir Jamel at Kuya Earl, na hindi nagdamot ng oras at serbisyo para ipasyal ang mga bisitang nananabik sa pahinga at panandali ang paglimot sa problema. Kung pupunta ka man sa Bohol anytime soon, I urge you to discover its charm beyond the hills, the tarsiers, and the beaches. At sa ang sulo ka man maglakwatsa, sa Panglao, sa Tagbilaran, sa Kandihay o sa Andang, kahit pa walang magic carpet, I'm sure that you'll find Bohol New Worlds.